Ito ang nakakagulat, walang nakikitang problema si Justice Secretary Boying Remulla kung humingi ng extension ang kampo ni Suspended Bureau of Correction Chief General Gerald Bantag para sagutin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Sa programang The Source ay sinabi ng kalihim na hindi ito makakaapekto sa proseso ng kaso. That will be up to the prosecutors, but I think that usually we grant these motions. These motions are usually granted by the prosecution. In fairness to many of those that I say that they lack time to study the case or to even respond to the allegations therein. So most of the time, it's granted. Kasalukuyang pinaghahanap pa rin ng mga autoridad si Ricardo Zulueta, ang isa pang itinuturong mastermind sa pagpatay sa isang radio broadcaster na walang iba kundi si Percy Lapid. Pero mahanap man o hindi si Zulueta, ay paniwala ni Remulla ay may laban ng kanilang kaso. Sinagot din ng kalihim ang naging pahayag ni General Bantag na hindi diumano siya susuko sakaling kasuhan at mag-issue ng arrest warrant habang nakaupo sa pwede so si Remulla. We'll see where Luto is because the judge will be the one to determine whether or not the case presented is valid or not. So, drama lang yan, Pinky. It's drama. Face the music. He has to face the music because that's what criminal cases are about when you are made to account for what you did. Mm-mm. That's it, Pinky. But I don't see any merit in what he's saying. Really advantage for them, no? And flight is an indication of guilt. The more guilty he will appear if he does not show up. Asa kamay na daw di umano ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung tuluyan na daw di umano itong sisibakin si General Bantag sa kanyang pwesto. Pero ang tanong dito mga ka-showbiz ay sino nga ba ang dapat or karapat dapat na sibakin sa kanyang pwesto? Si General Bantag ba or si DOJ Secretary Boying Remulla? Ito ang mainit na balitang pinuputakti ngayon ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. Pero bago ang lahat mga ka-showbiz, kung bago ka pa lamang sa channel namin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga ka-showbiz, viral at trending ngayon sa mundo ng social media ang di umano ni balitang Pangulong Bongbong Marcos Jr. kay tuluyan na di umano nitong sisibakin si General Bantag sa kanyang pwesto or hindi. Kaya naman nang lumabas ang balitang ito ay umani agad ang samot sa aming komento mula sa marami sa ating mga kababayan at marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinayang at komento sa mundo ng social media. Netizens posted, "Go, go, go, General Bantag, laban lang sir, dahil nasa likod at prayers namin kayo, taga Mindanao po kami." Ano naman kay Angela, "Go for Gen Bantag, God bless you." Ano naman kay Ashley De La Torre, "Si Remulla ang dapat matanggal sa pwesto, hindi siya dapat na maging Justice Secretary kasi personal na ang ginagawa niya. Gusto niya rin talagang maalis si General Bantag kasi may plano silang gagawin na anumali at kasabwat si Katapang. Obvious naman ang ginagawa nila, dapat imbestiga si General Ado Tulfo at General Katapang kasi sila ang may pagkakatiwalaan ng taong bayan." Ano naman kay Marina Kadawan, "God bless Sir General Bantag, tunay na tao siya, hindi plastic." End quote. Naiba na ang kaso, no? Ang pinag-uusapan ngayon, dismissal, kabayo, swimming pool, ha? At kung ano-ano, mukhang nakalimutan na yung kaso ni yung namatay, no? Si Percival Mabasa alias Percy Lapid. Ngayon, ang balita mula sa Maynila, bagamat alam ko, nasa abroad si Secretary Jesus Crispin Remulla ng DOJ, ay he will formally ask the President to dismiss Suspended Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag sa oras na magkaroon siya ng pagkakataon. Alam niyo nga, uurting ka talaga ng mga newsman. Eh, sir, ano ba? Oh, ganoon. Eh, yun ang sagot niya. Si Bantag po ay tinuturong mastermind sa pagkamatay nga ni Percival Mabasa at noong alleged middleman na si June Villamor. No? So, sabi ni Remulla,
Secretary Remulla, kasi maraming Remulla eh. Merong Remulla na sa PAGCOR, merong Remullang gobernador, no? Boying na lang siguro para at least madaling ma-identify. Ang sabi ni Boying, ayan, hindi makatwiran itong pagpapagawa ng mga swimming pool sapagkat ito'y walang approval ng dating Pangulong Duterte at maging ng dating Justice Secretary Menardo Guevara. Sinabihan, sabagay, siya nagsabi nito, no? Sabi ni Mr. Boying, sinabihan daw siya ni Mr. Bantag na nagsasagawa siya ng digging for Yamashita treasure. Wow, no? Pero wala pang sagot si ano si Mr. Bantag, no? Tingnan natin kung ano 'yung sasagot na naman niya. Kasi pwede pa silang magsalita, magpalitan ng salita dahil preliminary hearing pa lang, preliminary investigation pa lang sa DOJ panel 'yung nangyayari ngayon, no? O hindi pa naisasampa sa korte 'yung kaso, no? Ang sabi naman ni Mr. Bantag, ito, nagpalabas siya ng statement sa pamamagitan ng kanyang abogadong si Rocky Balisong, no? Limang araw na akong naghihintay, no? Diyan sa sinasabi nilang sa Pina, nandito lang naman ako sa Baguio, wala akong dumarating, no? Kasi nga sa Caloocan din nila eh, dun sa kanyang dating tirahan, sabi naman ng kapitan doon, abay simula nang ma-appoint diyan ika bilang View Corps Director, hindi na tumira dito, no? We now have, to make it clear, if we do not receive the subpoena, sabi ng abogado, hindi kami pwedeng dumalo sa November 23 dahil sa, hindi naman namin alam kung ano yung kaso eh, no? But if we do receive the subpoena, depending when, if we receive it on Monday or Tuesday next week, no? Or even today, no? We will be appearing before the prosecuting panel, not necessarily with our client. It could only be me or some members of our legal team. Ayan. Yan ang pinaparating ni Attorney Balisong, no? They will ask the DOJ for an extension to file their counter affidavit. Dahil nga huli na nga, no? Yung pagpaparating na subpoena. O sino mang nag-deliver. Kasi noon, nagpunta na ito, no? Para malalaman lang ng nanonood. Nagpunta na sila, Attorney Balisong, no? Anong kasagsagan nung kainitan ng mga palitan ng mga salita, no? Lumalabas nga ho noon, wala pa akong kopya. Walang subpoena, walang nailalabas na subpoena, wala rin kopya ng complaint. So sabi ni Atty. Balisong noon, paano kami sasagot? Ang mga statement, puro sa press release, press conferences, ambos interview, hindi naman ho ganun ika sa batas. Sa batas, kinakailangan, nandiyan ang complaint, bibigyan mo ng kopya ng complaint yung inireklamo para masagot ng punto por punto yung mga reklamo. Yun. So, sabi nga, as explained by Attorney Trixie sa Luminos, malamang noon, binago nila yung complaint o inamendahan, no, sinusugan, kasi gawa ng yung mismo sinasabi nilang middleman na buhay, no, yung si... Ano bang pangalan noon? Bakoto. Sabi niya, alam kung kinalaman dyan, paano ko tatawagan? 4 na taon na ako hindi nakakakita kahit anino ng telepono. So, yun ang nawindang doon yung mga complainant, yung mga investigador. Abay, teka, paano tatayo yung kaso natin pagka ganun? So, binago nila. So, and then apparently, nung pinost natin ito sa Facebook, kinabukasan, saka lang na-file talaga yung actual complaint. And therefore, nakapag-issue ng subpoena yung 3-man DOJ panel. Okay? At yun na nga mga ka-showbiz, ano na ang masasabi mo? Kung meron kayong hinang at komento tungkol sa video na ito, comment nyo na yan sa baba at babasahin ko yan mamaya. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, ay huwag kalimutan i-click ang like at i-share na din para mas marami pang makalam sa makabuluang video ng ito. Thank you so much po!